Magandang umaga muli mga bossy. Nandito na naman ako sa inyo sa bahay ni Ate Winnie. Oh, so mga boss, ngayong araw pala ipapakita ko ulit itong sasakyan. Meron po kasi nagtatanong tsaka gusto makita yung loob nitong sasakyan ni Ate. Itong Navara. Ito po yung sasakyan niya. Ayan yan mga boss, ito yan yung sasakyan ni Ate Winnie tsaka ni Boss Joel. Ay, yung tsura niya. Mamaya ay subukan natin papalabas kay Boss Joel. Pero ngayon, tingnan natin yung loob mga boss. Ito yung susi. Ayun o. Ayun natin yung loob mga boss. Ay lang, hindi ako marunong magmaneho ng ganito mga bossing. Pang motor lang ako. May, ano naman, medyo nakakamaneho ng konti. Pero siyempre, pag ganito sasakyan, nakakatakot. Baka mabanggaan natin. Babayaran ko pa. Kahit gulong nito, di ko mabayaran mga boss. Ayan yung loob niya mga bossing. Napakabango ah. Alagang-alaga po itong sasakyan na to. Hindi naman masyadong ginamit o nagagamit kasi marami pong sasakyan si ate. Meron siyang Grandia. Yung isang Grandia, tapos yung isang kotse dun sa anak niya yun, kay Sig. Ito, madalang lang kung gamitin to. Mamaya mga boss, ipapa-start natin kay Boss Joel dito. Para makita nyo. Ayan, balit ito mga boss, itong side na yan. Napalitan na rin yan. Ayan, loob. Napakabango. Tapos ito yung kanyang slide roll. Slide roll ba? You know? Ayan mga bossing. Tapos meron siyang, spoiled. Ayan. Bale ito mga boss, pinalagay na pala ni Boss Joel to. Itong, ayan na to. Dito sa may gulong niya. Ayan. Kabila to, pati dito. Modified na rin to, hindi na yung stock nito. Ayan o. Kinis, mga bossing ko lang kagas. Buwan niyang i-start ni Boss Joel. Ay mga boss yung loob, tapos nakastart na. Tahimik ng makina. Hindi pa na repair or na dala sa kasa. Ayun yung milyahe niya mga bossing. Ang nakikita niyo. Ito yung nakatakbo niyan. Ayun, 20,000. 96 no? Eh 96,721 na milyahe. Milyahe niya mga bossing. Ha, bali 2012 pa to. Model 2012. Alabas namin mga bossing. Para makita niyo mabuti. Nissan Navara. Uy, napakaangas. Napakaangas tingnan. Yun o. Dali. Iabot na yun itong sangke. Napakaangas. Bagay na bagay ito. Sa mga matitigas na bossing dyan, matigas na bossing, bagay na bagay ito mga boss. Pasok natin. Ayan yung Nissan Navara. Napaka-smooth kung tumakbo. Ayan muli yung sasakyan mga boss, yung Navara. Yun po mga interesado, search nyo po sa FB yung account ni Ate Winnie. Winnie Martinez Villanueva, siya po yung may-ari nito para siya rin yung makausap nyo. Ayan mo mga boss. Bale, bago ako umuwi mga boss, dumaan muna ako dito sa isang bahay pa nila ni nila Apong Maria o si Lolo Maria. Dito lang to sa subdivision din na to. Yung bahay ni Ate Winnie is walking distance lang simula doon sa bahay ni Ate Winnie at dito.
Ang balibahay ni Lola Maria to, tsaka ni Ate Wilma Borja at ni Kuya Noel Borja. Nasa abroad din sina Ate Wilma. Shoutout sa inyo dyan, Ate Wilma, tsaka kay si Kuya Noel. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa abroad. Ito pala yung bahay nila, mga boss, sa pagkita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung bahay nila, mga boss. Ayan, meron din garahe dito. Ito yung dalawang sasakyan nila Lola Maria tsaka nila Ate Winnie. Ito yung isa, ginagamit nila to sa pag-deliver ng kanilang mga ano, mga gawa. Garment kasi yung ano nila, business, kaya meron silang dalawang ganito. FX na Hilux tsaka itong isang H100 na parang ano, van. Ayan. MJ Martinez Enterprises, yan yung kanilang business. Tsaka si Ate Winnie is Joey Sigiata yung pangalan ng ano niya, ng kanyang shop or kanyang ano, business. Joey Sig tsaka MJ Martinez. Ito yung bahay nila, mga bossing. Ayan. Ang ganda ng kulay nito. Ang ganda ng combination niya. Nasa uso yung kulay niya. Tapos syempre yung bintana niya, ito meron siyang corner glass dito sa side. Ang ganda ng combination, ang ganda ng pagka design nito, mga bossing, parang inarkitekto talaga to. Bali pina-architect nila to yung design. Ayan, meron din siyang dito pinaka-garay dati to, mga boss, pero sinarado na nila tong gate dito. Yung gate dito tinanggal, tapos pinadara na nila kasi wala namang sasakyan na makapasok dito. Meron, nagpagawa na rin sila ng isang gate doon. Bali doon na lang yung pinaka gate nila, doon yung pasokan ng mga sasakyan sa kabila doon. Tapos meron silang entrance door dito na service door na maliit. Ito yung sinasabi kong ano, mga boss, yung hardboard. Yan o, maganda sana yung hardboard na yan sa gate. Ayan yung terrace dito. Tapos pasok tayo dun sa loob. So natin loob. Ito yung loob niyan, mga boss. Yung ceiling niya simple lang, wala naman masyadong design. Tapos meron lang siyang ilaw na center dito na medyo clash yung dating. Tapos pinlight, pinlight na bulb pa itong pinlight. Matagal lang kasing tinayo itong bahay na to, mga bossing. Hindi ko lang natatandaan kasi hindi kami yung gumawa nito. Bale, hindi pa kami gumagawa kina atin noon nung tinayo itong bahay na to. Kaya hindi kami yung nakagawa nito. Ayan. Tapos meron din siya dito sa dining. Ito yung dining. Ito yung design niya sa, yung design ng ilaw. Simple lang. Spin light. Tapos meron siyang ano dito, pinaka breaker sa kisame. Ayan. Kung ganito yung style niyo, style ng bahay niyo, pwede rin kayong maglagay ng ano, breaker dito para iba yung design dito sa kabila. Meron siyang breaker. Ayan yung breaker na design niya, parang tatlong false beam na maliit. Sa tansya ko, mga nasa ano lang to, 5 inches. 5 inches by 8 inches siguro to. Dalawa. Ay, tatlo pala. Ayan. Tapos yung mga pinto niya is solid door lahat ito. Ayan, mga bossing. Solid. Hindi tayo papasok doon. Privacy na yun. Bawal tayo doon. Sa mga kwarto. Ito, solid door ito, mga bossing. Tsaka yung CR. Ito yung CR niya. Meron ding accent yung tiles niya sa CR. Tapos dito tayo sa kitchen. Malinis tong bahay. Ayan yung kitchen. Ito yung mga hanging cabinet na plyboard. Plyboard lang yan, mga boss. Bali varnish din yung pintura nito. Ayan, solid door tong kanyang panel door. Or panel door tong kanyang ano, pintuan lahat. Mga solid. Ayun lang yung loob niya, mga boss. Bali sa dalawang room lang yung kwarto. Pero maluwalas itong sala tsaka itong dining. Ito yung sala, pinaksala.
Hindi ko lang alam mga boss kung magkano yung nagastos dito. Kasi wala akong idea kasi hindi kami yung gumawa ng bahay na to. Ayan. Tapos mayroon din glass sa mga boss. May salamin na malaki. Talagang mahilig sila sa salamin na malaki sa bahay. Nakakaluwang ang tingnan pagka mayroon salamin. Tingnan nyo yan. Parang tagusan pa kung titingnan mo. Tapos ito yung pinaka-terrace dito sa harapan. Siyempre, meron siyang polycarbonate din. Na kulay green. Yung kulay. Tapos yung grills niya ay stainless. A sliding door. Tapos may maliit na window dito sa gilid, siyempre. Para mas magandang tingnan. Aking garahe, ayan yung garahe mga bossing. Oh. Tapos meron siyang maliit na ano dito, pool. Kaya lang, di mo nagagamit. Ayan, swimming pool. May maliit na swimming pool dyan. Hindi mo nagagamit yan mga boss. Wala kasi sila, nasa ano eh. Nasa abroad sila. Madala lang silang umuwi dito mga boss. Bali, pag-vacation lang. Meron din si Yar na ano doon, maliit. Tapos ito yung bakura niya mga bossing. Bali, sementado lahat ng bakuran. Pero mas maganda sana kung hindi lahat sinemento to na mayroon pang natirang lupa mas ma-presko. Yan yung mga tanim. Meron din siyang malunggay doon, oh. Ang ganda ng malunggay. Ayun mga boss, yung bahay niya. Tapos yung sasakyan. Ito yung gustong-gusto kong sasakyan mga boss. Gusto kong bumili. Kaya lang wala pa tayo siguro. Darating din yung tamang panahon para magkaganyan tayo. Ganito, or ganito. Itong ganyang klase. Para yung mga malalayong nagpapagawa is mabubuntahan natin. Meron na tayong service. Service na sasakyan. Kasi yung mga malalayo mga boss, hindi namin mapuntahan. Kasi gawa ng marami kaming bit-bit ng mga gamit. Kung magko-commute man, mahihirapan kami sigurado. Lalo na kung napakalayo ng area nung nagpapagawa. Kaya kung meron kaming wheels, 4 wheels, syempre madali lang puntahan yung mga yan. Hindi man yata nagagamit itong isa mga boss ha. Ate Winnie, Apo, baka naman. Baka naman itong isa. Tapos mga boss, ito yung unang nasisira sa bahay. Ayan, tingnan nyo yung gutter na yon. Bali, ordinaryong gutter lang to. Ayan o, na ano na. Ang alawang na tapos nabubutas na yung gutter. Ayan. Kaya pagka nagpagawa kayo mga boss ng ganyan, gutter, at baling mahamat, kamalang kayo, pa-stainless na ninyo. Para hindi na ninyo ma-problemahin yung ganyan sa gutter nyo. Ayan o. Tsaka yung spandrel, yung pinaka-fascia cover nya, is nangalawang na rin tong pinaka-fascia cover ano, dahil nababasa nga ng ulan. Mas maganda rin mga boss, suggest ko lang sa inyo pagka pwede naman gawing stainless yung fascia cover na yan. Stainless din, maganda rin tingnan. Kung puti yan, kung puti yung spandrel nyo, is pagawa rin kayo ng stainless na ano, fascia cover, tsaka yung wall angle doon o yung CO angle yun doon sa pader. Pwedeng gawing stainless yan mga boss. Makagawa na kaming ganyan. Stainless yung fascia cover tsaka yung angle, wall angle. Ayan o, yung problema talaga mga bossing sa bahay. Pagkakatagal talaga, yan yung unang nasisira. Yung sa labas, yung gutter. Kaya mas maganda, ipa-stainless na ninyo yung gutter. Ngayon yung problemahin to. Ayan o, pagka nagpalit niya mga boss, mahirap pa. Pahirapan pagka nagpalit ng gutter. At saka pagka nagpalit kayo niya mga boss, syempre babaklasin niyo muna yung isa niyan. Kasi para makuha yung ano niya, yung pattern niya. Para dadalhin sa ano yan, dadalhin sa bending shop ng mga liso or yung gumagawang gutter para gayahin yung gutter na yan, syempre pagka nagpalit kayo ng may sira. Ayan, ganyan kahirap pagka nagpalit ng ganyang gutter mga boss. Kaya masasuggest ko, di baling mahal, solid naman yung stainless. Hindi na mga ngalawang.
tsaka pala pag stainless mga boss, yung iba kasi nasasabi, sinasabi lang stainless, pero yung iba mapapansin nyo nangangalawang din. Para malaman nyo kung puro stainless siya, hindi siya dumidikit sa magnet. Yun, pagka hindi dumidikit sa magnet, sigurado stainless, pure stainless yun. Minsan kasi may halong konting metal, kaya yung iba nangangalawang. Bale, mga boss, nandito na tayo sa bahay. Siyempre, shoutout muna tayo. Shoutout kay Lita Calderon, kay Jimbo, Joyce, Irene, Princess, and Alex. And Alex from Danilo Calderon. At shoutout din kay Marlon Caladiao and Mrs. Paula Chua Caladiao and Aria Pauline Caladiao. At shoutout din kay John Philip Sanchez from Bisaya. At shoutout sa Ferrer family ng Milan, Italy. Kay Ryan Salak from Hong Kong. Kay Maurelio Navarro from Dasmariñas, Cavite. At shoutout din kay Gio Gracio Rex Sandal from Saitama, Japan. Shoutout kay Jerry Cabanlit from Davao City. Kay Maricel Giano from Hong Kong. Shoutout din kay John Smith Gonzalez. Kay Jing Pagia Melissa na happy 27th wedding anniversary from Alicia ng Bohol. Shoutout kay Marcelo Salud from Tubir, USA. Shoutout kay Alan Oler Iwatani from Chiba, Japan. At shoutout din kay Tok Tok Rider from Dubai. At kay Aris De Torres ng Villa San Roque, Kilip Rosario Batangas from Ricardo Pascual. At shoutout din kay Boss Sniper Ramos. Shoutout kay Jopau Basti and Eliran from Josephine Albag ng Jerusalem, Israel. Shoutout sa Garcia family and Pagela Fernandez from California, San Jose, USA. Shoutout kay Reni Nagit Espino from Riyadh. Kay Rodel Flores from Doha, Qatar. Shoutout sa Jokson family ng Doha, Qatar. At kay Michael De Castro from Dubai, UAE. Shoutout din kay Jojo Applebees from Saudi Arabia. At kay Matt Adam, Kevin, DJ, JR, and Dexter at Sigat Family. At shoutout sa Mangil Family ng Kalupik, Bulacan. At kay Mr. Roden Lopenso ng Riyadh, Saudi. At shoutout din kay Jobin from Capas, Tarlac. Kay Elmay Agustin from Jimmy Sindayan. At kay Angelito from Negros. Ayun mga boss, tapusin ko na po muna yung video na ito. Maraming salamat po sa inyo panonood. Yung po mga bago dito sa channel, tapos click po yung subscribe button sa baba at saka yung notification bell para lagi po yung updated sa mga video na i-upload pa. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa ating next video. Paano po muna?